Iba-iba po ang behavior ng mga African lover. Yan po ay minsan nangangagat. Yan ang pag-uusapan natin. Tatalakayin natin ang kanilang pangangagat. Ginagamit ko siya bilang motivation ng pangangagat niya. Yun kasi yung pinaka, no? Kaya inaasar ko siya. Di bali na akong masaktan kesa naman mawala siya. Pag-aralan nyo din yan. Isang magandang pagtawag din sa ibon ang pangangagat niya. Alam nyo po bang malaking bagay ang pangangagat ng ibon? Kasi pwede nyo po siyang gawing motivation para bumalik siya agad sa inyo. Tulad ko, tingnan nyo po, meron din naman akong mga agat. Ayan o, kinakagat niya. Yan po ay isa sa motivation niya para bumalik sa akin. Minsan nakakatulong po yan. Tingnan nyo po. Diba? Mas madali pa nga pong ilikol ang mga nangangagat. Kasi kahit wala ka dalang pang reward, lalapit siya sa'yo. Dahil gusto niyang makipaglaro sa'yo at gusto niyang makipagkagatan. Ganun lang po yung kasimple. Kaya nung napansin ko na hindi siya umaalis sa kamay ko dahil gusto niya nga, nanunuka siya, ginawa ko siyang pang-motivation sa ibon. Ngayon, hindi sila natambay sa kahit anong lugar. Kasi nga, sinanay ko sila na nasa daliri ko. Pangalawa, bakit daw tumatambay ang ibon? Bakit nagiging matigas ang ulo pag tinatawag na? Kasi po tayo rin po yung may kasalanan nun. Natutuwa tayo na ang ibon ay nasa kapaligiran natin. So, nakakalimutan natin na dapat lagi siyang nasa kamay. Kaya dapat ang ibon, huwag niyong sasanayin nakatambay. Kahit na nasa loob kayo ng bahay, sa kamay mo lang siya at sa kulungan. Dahil kapag oras na sinanay mo siya nang natutuwa ka, nakapating kung saan-saan, tatambay ang kapo ng ibon. Kasi nga po, sasanay siya. Dapat, huwag niyong aalisin sa kamay ninyo. Kaya lalong nagiging matigas ang ulo ng ibon dahil po, ginubusog niyo. Huwag niyo po siyang bubusugin. Kumbaga, kapain niyo rin po yung kanyang pinakabutse kung marami na po siya nakakain. Iiwasan niyo po na mabusog yan. Dahil pag nabusog yan, hindi na po lalapit sa inyo yan kahit anong tawag ninyo. Dahil nandito po sa syringe ang ating sikreto. Once na nabusog yan, hindi na babalik sa inyo yan. Tandaan niyo po yan. Babalik yan kapag gutom na. Kaya dapat ang pag-aalaga ng ibon, pag-aaralan niyo po, hindi pwedeng alaga lang ng alaga. Sayang po. Kalimitan yan, nagpa-flyby pa. Pag-usapan natin ang flyby. Tungkol naman po sa flyby, ako din po nawawalan din ng maraming ibon. Marami din po nagpa-flyby sa akin. Ang dahilan po niyan, minsan sa akin, ay yung pusa, aso, o bigla na lang midadaan. May iwasan po natin yan. Kaya lang po, minsan may kalokohan taglay ang African lover. Kapag ito nakatungtong na sa puno, ng mga kahit anong klaseng puno, manunukayan din, maglalaro hanggat sa masasanay siya. Once na nasanay na yan doon, may hirapan ka ng i-recall. Kaya hanggat maaari, huwag na huwag mo mapapadapo to sa kahit anong puno, kahit sa mga wire. Dapat laging nasa kamay mo ang ibon. Kapag oras na pinadapo mo yan sa wire, hindi na babalik yan. Babalik yan pero kahihirapan ka. Gawin isa pa to sa technique natin. Kapag once na lumipad ang ibon, dapat may kukunin siya para bumalik agad. Kasi kung wala siyang kukunin at pumunta siya ron, babay yun. Hindi tulad natin, may dala siya sa akin, natural na kailangan niyang bumalik. Isa po yun sa technique pa. Kailangan pag pinakawalan mo si ibon, pagbalik sa'yo, meron siyang dala. Kasi kung wala siyang dadalhin, minsan mapipilitan na siyang lumipad. Lalo na kung makakita siya ng kapwa ibon sa labas, kahit nga ordinaryong maya, pupuntahan niya, makikipaglaro yan. Hanggang sa hindi niya napapansin, napapalayo siya. Hindi kanya na rin papansinin kahit anong tawag mo or tito mo. Ang alam niya, nakikita ka niya, pero baliwala. Hindi kanya papansinin. Kasi nga, nalilibang siya. Kaya hanggat maaari ang gagawin ninyo, huwag na huwag kayong magbubusog ng ibon. Huwag niyong papakawalan ng inyong ibon
ng busog, talagang mawawala siya. Sabi nung isa, sir, bakit yung creep light hindi nawawala? Sino naman may sabi sa inyo na hindi nawawalan yun? Halos lahat po ng nag-iibon ay nawawalan din. Hindi ka pwedeng sasabihin natin na hindi sila nawawalan. Hindi po. Nawawalan din po yan sa creep light. Kasi isa pa to. Kasi ang creep light po, kaya magkaiba sa ordinaryong nag-hunting or nag-bird tricks. Sa creep light po kasi, paulit-ulit po yung routine nila. Creep light, babalik. Creep light, babalik. Creep light, babalik. Yung routine is ganon. Yung sa atin naman po sa bird tricks is, ang gagawin nyo lang po, magti-tricks, then babalik. Magti-tricks, then babalik. Yun din ang routine niya. Kaya lang, once na ginamit mo yung pang-tricks ko ng creep light, hindi ko na siya magagamit na pang-tricks. Dahil baka isang beses, magti-tricks ako, e biglang lumipad. Hihintayin pa natin ngayon bumalik yun bago ko makapag-tricks. Kaya dapat, kung bird tricks lang. Kung creep light lang siya. Kasi nga, may tendency na baka biglang lumipad, then mag-ikot-ikot. Hihintayin pa natin bumalik yun. Baka mag-intay ang mga tao kung anong oras pa babalik yung ibon. Baka tumambay pa. Kaya magkaiba yung creep light sa bird tricks. Sa hunting kasi, pwede kang mamili. Ano ba ang gusto natin? Gusto ba natin alaga lang sa bahay para huwag mawala? Minsan ano, wala pa din eh. Nakakatakas. Dapat maaga pa lang aalamin na natin kung ano at para saan ba talagang ibon. Tulad ko, dati ako nagpi-flip light. Itinigil ko kasi nga iniisip ko baka mawala yung ibon. Pag nag-bird tricks ako, biglang lumipad, wala na. Kasi nasanay na siya ng lumilipad. Ngayon, ang nasa isip ko na lang, parang pinag-aralan ko na kung dito lang siya sa bird tricks, yun lang ang focus niya. Hindi niya iisipin na lumipad. Kasi once na lumipad yan, patay na tayo dyan. Sabi, nakatuwa din siyempre yung creep light. Siyempre, nalilibang din tayo dyan. Ikot ng ikot yung ibon. Talagang nabalik siya. Kasi nga, ang routine natin dyan is pabalik. Hindi naman pwede pag pinawala mo apply by na. Pero, sa tingin ko, wala pang nag-iibon na hindi nag-flyby. Siyempre, lahat yan nakaranas ng flyby. Kaya nagiging maingat na ngayon sila. Ako kasi parang, nadala na rin ako. Pero, awa ng Diyos, sa pre-flight, hindi ako nawalan. Sa bird tricks, nawalan ako. Kasi nga, dito-dito, tsaka yung nagugulat, yung paisa. At tandaan ninyo, ang ibon ay magugulatin. Lalo na ang kakatil. Yung isa pa yung chill na yan. Kapag yan, biglang nagulat, lilipad yan. Paglipad niyan, tarantayan, aligaga. Minsan ayaw agad bumaba sa iyo. Ang unang bagsak niyan, sa puno o sa kuryente, sa kawat. Tapos matagal nang marikol. Kasi para silang nawawala sa sarili. Yun yung napapag-aralan ko. Kasi may tiyel din ako pinalilipad. Yun ang nagiging sanhi niya, magugulatin. Tapos nawawala sila sa wisyo. Ganon. Hindi tulad sa Alps, pag nilimipad, dyan-dyan lang. Pero pag yan talagang gustong umalis, babay yon. Ito po yung ating final, malaking tulong sa lahat. Huwag niyo pong kalilimutan yung ating suot. Yan po yung number one na gagawin ninyo. Tuwing maglalabas kayo ng ibon sa labas, tuwing ilalabas nyo siya in target color. Yung pinatawag dyan, yung target color. Maaari, kung may uniform kayo, yung uniform na yon ang gagamitin ninyo. Para pag lumipad si ibon, lagi niyang tanda na yun yung suot nyo. Kasi mahirap na pag nasa labas, marami ng tao. So, kailangan yung kulay ng t-shirt ninyo. Natandaan niyo po yan, ha? Iisang kulay lang po dapat. Okay, maraming salamat po. Muli! Si Kuya Onart ang inyong Hunted Bird Tricks Tutorial. Magandang buhay po.